up, what's up mga pare ko? Kumusta na kayo? Friday ngayon. So Black Friday ngayon mga pare ko. Pupunta tayo sa Target. Yan, Target ng Fenway. Ito sila, mga naka-bundle. Malamig mga pare ko, sobrang lamig. Kung si Joanne, oh. Sobrang lamig. Nakalimutan namin. Well, alam namin na kailangan namin ng gloves pero nakalibing yung mga gloves namin sa closet. Walang time para magdig. Anyway, punta kami sa Target ngayon. Dito tayo sa Fenway. Fenway mga parigoy, ang lugar kung saan nandun yung stadium ng Red Sox. Nai-tour ko na kayo dyan noon sa dati kong account. Pero dahil nawala yun, wala na rin mga parigoy. So, gusto nyo punta natin? Daan tayo dun sa kanto na yon para makita nyo kung saan naglalaro yung Red Sox. Boston Red Sox. Okay? Mga parigoy, tara. Punta tayo dun. Kung mapapansin nyo ngayon, dito sa Boston, dahil Black Thanksgiving kahapon, tahimik mga parigoy. Para siyang, hindi naman totally na ghost town yung style, pero malaki talaga yung pagkakaiba na nagsialisan yung mga tao para pumunta sa mga kanya-kanya nilang mga pamilya. Kaya kahapon, walang traffic. Kahapon, maraming parking spot. So, enjoy tayo kahapon. Walang problema. Next week, balik na naman sa normal ang city, mga parigoy. Pero ngayon, enjoy lang natin tong week na to at ang weekends na to. Okay? Daan tayo ng Fenway. Fenway Red Sox Stadium. Okay? Tara. Tayo, ayan yung stadium. Nakikita nyo yan, yung green na yan. Ayan. So daan tayo dyan para makita nyo na mas malapit. Walang laban ngayon. So pakita lang namin sa inyo ang itsura ng Boston Red Sox Stadium. Tara. Pupunta tayong Target. Yung Target nandyan lang. So kanan tayo dyan, tapos tagus tayo dun sa kabilang kanto para mapakita lang namin sa inyo yan na malapitan. Tara. Sobrang lamig mga pare ko. Hindi po yata nakakapunta rin si Juan dito ng malapit dito sa style, sa street na to. Hindi po ito nadaanan, di ba? Kami ni Travis yung pumunta rito nung vinlog ko tong Red Sox Stadium. Pero malapit tayo. Okay, walang ganap. Kung mapapansin nyo may mga numero dyan mga pare ko. Yan yung mga numero ng mga siguro mga sikat na player nila. Pero to tell you the truth, hindi talaga kami masyadong fan ng baseball. Oo. So yung daddy ni Joanne, yun, fan niya talaga. Fan talaga siya ng baseball game. Pero ngayon pakita na tayo sa inyo para kung meron man sa inyo may fan ng Red Sox or ng baseball, at least feeling nyo na nakarating na rin kayo dito. Ayan, tara. 8K kids entrance. Meron sila mga monumento rito. Check natin yan mga pare ko. Okay, may mga sasakyan. Thank you. Huminto sa ating sasakyan. Ay, dito. Okay, dito tayo. Bye-bye lang natin to. Antulak mo muna yung mga bata. Okay. So itong monumento na yan, ang sabi, teammate si Ted Williams number 9. Oh, may number 9 doon. Si Bobby Dorr number 1, Johnny Pesky number 6, tsaka si Dom DiMiaggio
Number 7. Okay. Team statue. Yan sila mga pare ko, teammates. Okay. Gate B. Pwede ka rin dito bumili ng ticket. Dito ang bilihan ng ticket nila. Yan. Makita nyo, Fenway Park. Ayan ang tawag sa stadium. Okay. Ito yung sa ticket nila, ticketing booth. Ito si Carl Yastrzemski. Si Yaz, number 8. Oh. Okay. Itong statue naman ito, binigyan niya ng baseball cap niya yung bata. Number 9, Ted Williams. Ayan. Mga pare ko, yung malaki itong Boston Red Sox Stadium na to pag pumasok ko sa loob. Actually, hindi pa ako nakakapasok sa loob. Pero malaki to. Kasi dun sa building namin, makikita mo na itong stadium na to. Ito yung mga number nila. Ayan. Number 45, Michael Jordan. Te joke lang. Yan. Tapos, dire-diretso lang tayo doon. Pakita ko sa inyo. Alam ko, sunod na pader doon, andun naman yung mga World Series nila or yung mga napanalunan nila, mga achievements nila. Tara. Mga pare ko, sa gantong kalamig na panahon, ito yung pinaka the best way or the best time para uminom ng hot chocolate. Ayan. Malamig talaga mga pare ko. Masasabi ko, mas malamig pa siya sa Baguio. Ganun kalamig. Ngayon, naka-apat akong layer pero tumatagos pa rin. Malamig pa rin. Kung hindi dahil kay mahal na araw o sa araw natin ngayon sa sun. Ayan, sun. Baka ma-ano nyo, misinterpret. Malamig. Pero dahil sa sinag ng araw na yan, na babalance niya yung lamig tsaka yung init. Kaya importante yan. Okay, mga pare ko, ito ipapakita ko sa inyo. Noong 2018, World Series champion sila. Ayan. Gumawa ako ng t-shirt ko nung nagparade sila niyan sa atin. Okay, 2013 World Series. Tapos 2007 World Series. 2004 World Series. Tapos biglang nag-jump siya ng 1918. Grabe, tagal nun ah. Tapos 1916 World Series again. 1915. 1912 at saka 1903. Quick history mga pare ko. Although hindi ako masyadong fan ng baseball, ito yung naging libangan ng mga return ng mga sundalo after nung war. So ito yung naging pastime nila. Kaya biglang lumaki ang fans and yung mga taong tumatangkilik ng laro na to. Kasi ito yung laro after that pangyayari sa mundo. Yan, lahat kasi, buong mundo ang apektado ng war na yan. So, ito yung naging pastime nila, baseball. Okay? Okay. Arigoy, nagko-close tong street na to pag may laban. Maraming mga tao dyan, maraming mga bar kasi dyan. Tapos, dyan nagiinuman, dyan naghihintay, dyan nag-aasaran, at kung ano-ano pa. Maraming pulis dito mga pare ko, sinasarado nila yan. Ayan. Ngayon, wala kang mapapansin ngayon dyan kasi nga Black Friday, kaka-Thanksgiving lang. Pero yan. Okay? So yan. Ngayon mga pare ko, tayo dyan. Diretso na tayo sa target. At doon kami mamimili. Sa ngayon, sobrang lamig mga pare ko. Wala akong gloves. Ayan, oh, namumulan na oh. Yan. Siguro dito ko na tatapusin itong mga pare ko. Tinur ko lang kayo sa Fenway. Kasi alam ko, meron akong na-vlog ko na to pero nawala. So, tinitake ko yung opportunity na pupunta kami rito. Ipakita ko sa inyo. So, mga pare ko, mag-spend lang ako ng time sa family ko ngayon. Mamimili kami ng mga kailangan bilhin. Tapos, magkita-kit sa'yo next week. O, paano mga pare ko? Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-comment down below. And subscribe.